Hello mga momshi, welcome to Kursana's Kitchen. Sana is meron kayo natutunan sa ating mga recipe. And thank you so much sa lahat ng mga nag-support sa aking YouTube channel. Thank you guys. Momshi, welcome back to Kursana's Kitchen. So for today's video, gawa tayo ng isang pinakamasarap na pancit. Meron tayong red bell pepper and then beans, piche bagyo carrots, bell pepper, toyo, atay at syempre manok and so mga momshi, sa ating paghihiwa sa ating mga sangkap, sa ating mga niluluto is ayon po yan sa ating gusto kung gaano kalaki ang ating mga paghihiwa sa ating mga ingredients. So ayan na po, hihiwain na po natin ang ating bell pepper. So, masarap sa pansit pag mayroong bell pepper dahil nagbibigay siya ng aroma. Kumbaga, nagbibigay siya ng bango. At saka, matamis kasi yung bell pepper. So, ayan guys. Nasa inyo po yan kung gaano kalaki ang size ng pagkahiwa ng ating mga ingredient. Next po natin hiwain ang ating bagyo beans. So, ayan guys. Nakadepende po yan sa inyo kung gaano karami ang inyong ilalagay ng mga ingredient. Kasi ako guys, isa lang akong kakain yan. So, uunti lang ng ingredient ang aking nilagay sa aking niluluto. So, i-share po natin na malinis ang ating mga nilulutong pagkain at ating hugasan ng maigi. So, ayan na po ang ating green bean. Next po natin ihiwain ang ating pichay bagyo. So, ayan. Kailangan is medyo malaki ang ating pagkahiwa para pag ating niluto is hindi siya gaanong madudurog. So, ayan guys, ang ating bagyo pichay. Pichay bagyo guys. Sunod, hiwain na po natin ang ating manok. So, sa manok guys, is mas gusto ko yung kahit papano is walang onting balat. So, ayan. Nakadepende po sa atin guys kung gaano kalaki ang ating pagkahiwa sa ating mga sangkap. So, ayan na po ang ating manok. So, masarap kasi guys sa pansit na mayroon siyang atay ng baboy at saka unting laman ng manok. So, nire-ready na po natin ang ating mga ingredient para mag-start na tayo magluto. So, ayun na mga momshi, magsimula na po tayo magluto ng ating special na pansit at ready na po ang ating mga sangkap. So, ayun na po ang ating fresh vegetables, manok, atay ng manok, pansit at ang ating mga ibang sangkap. So, start na po tayo magluto mga momshi. So, ayun mga momshi, igisa na po natin ang ating bawang at sibuyas at isunod na po natin ang ating ibang sangkap. So, ayun, ang bango ng sibuyas at saka bawang. So, mas maganda talaga pag nagisa tayo ng ating bawang at kasibuyas is marami-rami ang mantika para sa paggisa ng ating mga karni is malalasahan ng karni ang amoy ng mantika, yung lasa ng sibuyas at bawang. Unahin po natin pagisa mga momshi ang ating manok. So, ayan. Igisa lang po natin ang igisa hanggang magkulay brown na po siya. So, pasensya na po dahil makulit ang aking kamera. Igisa-gisa lang po tayo mga momshi hanggang sa magiging brown ang ating ginisang manok. Kung napapansin niyo po mga momshi, nagkaka-brown-brown na po ang ating ginisang manok. Ayan, hanggang sa ilagay na po natin ang ating magic-magic, ang pampalasa ng ating mga niluluto. So, ayan, halu-haluin lang po natin mga momshi. So, ilagay na po natin mga momshi ang ating atay ng manok kasi ang ating chicken is brown na siya. So, haluin po natin ng haluin para yung ating ilagay na magic-magic is masip-sip ng ating mga karne. So, ayan, napapansin niyo po is medyo onting marami-rami pa ang mantika natin. Then, igisa pa natin dyan ang ating gulay. So, ayan guys, ilagay na po natin ang ating paminta. Ayan. At saka, halu-haluin lang po natin mga momshi. Malikot po ang aking kamay. So, hayaan po natin mag-brown sa unti. So, ayun guys, mas gusto ko kasi nagigisa siya ng maayos yung atay ng manok. Siyempre kasi malangsa. So, ayun, hayaan po natin mag-brown-brown ang ating mga karni. At ilagay na po natin ang ating toyo. Ayan. So, ang toyo po guys is ayon lang po yan sa ating gusto at sa dami ng ating niluluto. Halu-haluin na po natin hanggang sa masip-sip ng karne ang lasa ng toyo at ang ibang ingredient. Ayan. So, ilagay na po natin ang ating bell pepper.
Lagyan na po natin ang ating mga gulay. So, ayan. Kasi ang atay, guys, is hindi siya pwedeng maluto ng matagal kasi may ibang lasa. So, ilagay na po natin ang ating carrots, ang ating bagyu beans, and then, ilagay na po natin ang ating mga ibang ingredients. So, ayan. Halu-haluin po natin. Ayan na mga momshi, ang sarap. Gulay pa lang is masarap na siya. So, ayan, haluin natin ng haluin. And then, napapansin nyo guys, ang sabaw ng ating niluluto is onti lang. Para hayaan natin masipsip ng ating mga ingredient, yung lasa ng ating nilagay ng mga ingredient. So, ayan guys, ayan na. Nilagay na natin ang bagyu pichay. And then, next natin ilalagay dyan guys, halu-haluin na natin ng mga maigi mga bigan para yung mga ibang mga sangkap is malalasahan ng ating gulay. So, ayan. Tcharan! Lagyan po natin ng tubig. Ayan mga mamshi. Lagyan po natin ng tubig ayon sa ating gaano karami ang ating pansit. So, kailangan is tansyahin lang natin ng dami ng tubig para sa ganun is hindi malata ang ating pansit. So, paglagay natin ang ating tubig, titikman po natin mga bigan kung okay yung panlasa, kung okay ang alat. So, ayan na mga mamsi ang ating ginisang gulay. So, ayan. Hayaan po ating kumulo ng kumulo. Ayan, haluin na haluin po natin ang ating lahat ng mga ingredients. Sarap. Ang bango guys. Kasi naamoy ko yung amoy ng bell pepper. So, yung aroma niya is masarap. Masarap amoy-amoy yun. So, ayan. So, ayan mga mamshi. May ibang mga mamshi kasi na sinisiparate nila ang vegetables sa kanilang pansit. For example, pagkagisa ng gulay is binubukod na nila tapos sa kanila ilalagay yung pansit. So, ako kasi mga mamshi is niluluto ko yung gulay nang hindi siya overcooked. Half-cooked lang siya. Tapos, pagkatapos nating lutuin ang ating gulay, na half-cooked lang siya is saka natin ilagay ang ating pansit. Tama-tama, pag naluto na ating pansit, luto na rin ang ating mga gulay. So, mga mamshi, kailangan po is ang ating apo is hindi gaanong malakas para hindi masyadong, hindi agad-agad matuyo ang ating pansit. Kumbaga, dahan-dahan lang po ang kanyang pagkaluto hanggang sa masipsip ng pansit ang lasa ng ating mga ingredient. So, yan po ang ating sekreto sa pagluto ng ating pansit. So, haluin po natin at katamtaman lang po ang ating apoy. So, ayun, dapat is ang ating sabaw is ayon lang din sa dami ng ating mga ingredient para hindi po masabaw o hindi malata ang ating mga niluluto. Ito na po ang ating espesyal na pansit mga mamshi. Ang sarap, ang bango. Mas masarap talaga ang pansit pag mayroong bell pepper kasi naamoy natin yung aroma at yung amoy ng bell pepper na yun is parang ang sarap-sarap kumain ng pansit. So ayan na guys, ayan na po mga mamshi ang ating espesyal na pansit. Kung napapansin nyo po is ang kanyang sabaw is onti na lang kasi nagpapainin po tayo. So ayan, hayaan po natin maluto ng bahagya. So ayan. Sarap ang bango. Nagugutom ako mga mamshi. Takam-takam na ba kayo? So, ayun mga mamshi. Ayan, ang sarap ng ating pansit. Tama lang po ang kanyang sangkap at tamang-tama lang po siya sa dami ng ating nilagay na pasta na pansit. Ito na po yung ating pansit. So, ating i-try kung masarap. So, ayan. Ang dami kasing sahog. Ito yung manok. Green pepper. Ang sarap.
Thank you so much sa lahat ng mga nag-support sa aking YouTube channel. Thank you, guys.